Isang maganda at masayang araw na naman ito sa ating kusina. Masisihan din ang buong pamilya lalo't ang aroma nito ang sasalubong sa inyong umaga. Welcome to Tres Marias Finest and Happiness. Mabuhay! Buhay! Kaya tiyanda na ang kusina at gagawa tayo ng Filipino Spanish Bread. Heto ang mga sangkap. Umpisa nating maglagay ng fresh milk sa isang bowl. Room temperature ang kailangan dito. Sundan ng asukal. Haluin natin ito hanggang matunaw. At isunod na natin ang instant yeast. Maglalagay din tayo ng itlog. Maglalagay din tayo ng butter. At ito na ang harina na gagamitin natin, ang bread flour, pwede rin naman ang all-purpose flour. Ano nga ba ang pagkakaiba ng mga harinang ito? Ang sagot dito ay mas mataas ang protein content ng bread flour. Tinatawag itong bread flour dahil karamihan sa mga ginagawang tinapay ay may mataas na protein content para makabuo ng sapat na gluten. At ang huli, magdadagdag tayo ng kaunting asin. Haluin lang natin hanggang mabuo ang ating dough. Kung mamasa-masa pa ito at mahirap masahin, dagdagan nyo na lang ng harina ng paunti-unti hanggang makuha nyo ang tamang consistency. Sa bandang ito ay gagamit tayo ng stand mixer. Ito ay para mapadali ang pagmasa at maging elastic ito. I-set natin ito sa speed 1. Saka natin paaandarin ng 1 minuto. Saka ihinto ng saglit para maipon natin ang dough sa gitna at para hindi ito mapuwersa habang nade-develop ang gluten nito. Gawin natin ito ng 6 beses. Mapapansin na unti-unti nang nagiging smooth and elastic ang ating dough. Ayos na ang ganitong consistency. Tapos ay inilipat natin ito sa counter para imasa pa ito. Ituloy lang natin ang pagmasa ng mga 10 minuto para mas maganda ang development ng gluten. Magandang exercise din ito para sa ating mga braso, nakapagpapalakas ng ating puwersa sa pagtulak at paghatak. Ayan, pasado na tayo sa window pane test kaya pwede na natin itong paalsahin. I-grease muna natin ang bowl. Tapos ay ang dough.
takpan at hayaang umalsa ito ng isang oras o hanggang madoble ang size nito. Habang nagpapaalsa ay gagawin naman natin ang filling. Umpisahan natin maglagay ng butter sa bowl. Tapos ang brown sugar. Lagyan natin ng condensed milk. Isunod natin ang breadcrumbs. Haluin lang natin hanggang maging ganito ang consistency. Pakakapalin pa natin ang consistency gamit ang all-purpose flour. Ganito na ngayon ang consistency. Saka tayo maglalagay ng konting double cream. This is sweet, buttery filling na tamang-tama sa ating Spanish bread. At ayan, umalsa na ang ating dough. Saka tayo maglagay ng konting cooking oil sa ating mga kamay. Tapos ay palabasin natin ang hangin mula sa dough. Tapos ay inilipat natin ito sa masahan at ikinorte ng parihaba. Hatiin natin ito sa 16 pieces. Tapos ay timbangin natin ang bawat isa para sa bigat na 50 grams. Pagkatimbang ay huhulmahin natin ang pabilog ang bawat isa. Diinan lang natin ito, tapos gamit ang rolling pin ay pahahabain at palalaparin natin ito para sa paglalagay ng filling. Mag-i-enjoy si Bunso dito kaya kasali natin siya. Pwedeng matulis ang dulo nito para maganda ang korte at ibabaw ng ating Spanish bread. Maglalagay ako ng filling na mas makapal ang isang side at konting pahid na lang papunta sa kabila para may sapat na tinapay na babalot dito. Masarap din kasing malasahan ng husto ang tinapay kapag hindi ganung kadami o kakapal ang ating palaman. Itutupi natin paloob ang magkabilang dulo para maisarado ito at hindi kumatas ang palaman. Pagulungin lang uli natin ito para maganda ang haba at korte nito. Saka natin lalagyan ng breadcrumbs. Hayan at nakahilera na ang mga tinapay! Takpan lang natin ito at hayaang umalsa ng isa pang oras. We'll bake these at 160 degrees Celsius for 15 to 20 minutes or until golden brown. Ayan at luto na ang ating masarap na Filipino Spanish bread. Tawagin na si tatay, si nanay, sina ate at kuya, pati na rin sina lolo at lola at sama-sama na tayong mag-almusal. Pwede rin pang merienda mamaya. Happy hello din kay Sedge. Salamat sa support mo, classmate. Heto ang masarap at mainit-init pang tinapay para sa'yo.
Ayan, ayos! Malambot na tinapay at maninamnam na palaman. Ito ay tinatawag na Spanish bread dahil sa impluwensya at pagpapakilala ng paggamit ng harina sa panahon ng Hispanic conquerors. Pagkat likas na mahusay ang mga Pilipino sa pagluluto, mula sa inspirasyon ay nakagawa tayo ng tinapay na mas angkop sa ating panlasa. Ito ay nahahawig din sa ensaymada na may sangkap na itlog, butter at asukal, na ang estilo ay hinuhulma at iniikot ang dough bago lutuin. Kaya ito'y masasabing classic Filipino Spanish bread. Pagkatapos mag-almusal ay binigyan natin ng activity ang mga prinsesita dahil maganda ang araw ngayon. Masarap na almusal para sa magandang araw. Salamat pong muli sa inyong panonood. Please don't forget to like, share, and subscribe. Pindutin ang bell icon para lagi kayong updated sa ating mga recipe. Meron na rin po tayong Facebook page, kaya let's stay connected. Subukan niyo na rin po ang ating masarap na pandesal recipe. Ang details po nito ay nasa description box. O sige po, hanggang sa muli! Nana po!